Dapat iniiwasan mo ang klase ng relasyon na nagbe-base lang sa sex alone. Ramdam mo yan, na dumarating lang ang taong ito sa'yo o nagpaparamdam lang kapag may kailangan siya sa'yo. Init ng katawan. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium mga ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone with K-Skin. Ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Geraldine at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Geraldine. Maraming salamat po. And for today's video is, ano ba yung mga dapat iniiwasan mong klase ng relasyon na dapat hindi ka nagtatagal dyan? Minsan, hindi natin nakikita na nasa maling relasyon tayo, lalo na kapag mahal ninyo yung taong ito. Hindi natin nakikita na ang dami-dami na palang red flags, pero baliwala lang sa atin yon. Kasi totoo talaga yung kasabihan na kapag tayo ay nagmamahal ng totoo, nagiging bulag, pipi, at bingi talaga tayo. Bulag in a way na nakikita na natin na may mali, pero hindi pa rin natin ito pinapansin. Bingi dahil marami na tayong naririnig na hindi maganda or binibigyan na tayo ng mga hint ng mga taong kapaligid sa atin na hindi tama ang taong ito pero nagbibingi-bingihan tayo. Pipe kasi ang dami mong gustong iparating sa partner mo na nasasaktan ka na niya pero mas pinipili mong manahimik na lang. Dahil nga ayaw natin masira yung relasyon kaya nagiging ganito tayo. Number one, dapat iniiwasan mo ang klase ng relasyon na nagbe-base lang sa sex alone. Alang ibig kong sabihin dito, ramdam mo yan na dumarating lang ang taong ito sa'yo o nagpaparamdam lang kapag may kailangan siya sa'yo. Init ng katawan. And then, pag nakuha niya yun sa'yo, para na namang bumabalik yung lamig. Pakatapos, maging mainit sa'yo. Yung mga ganyang klase ng relasyon, ay walang future yan. Walang patutunguhan yan. Kung ang ginagawa niyo lang naman, magkita kayo at mag-sex kayo, doon lang kayo sa kama nagkakasundo. Instead na i-discuss ninyo yung mga bagay na magbe-benefit para sa inyong dalawa. Kapag walang ganito ang relasyon nyo, walang destinasyon yan. Number 2, i-avoid mo yung relasyon na walang positive impact na nagagawa sa buhay mo. Hindi ka natututo, hindi ka nag-grow, parang nahahatak ka niya pababa. Pakiramdam mo, may baggage kang daladala na ang bigat-bigat kaya hindi ka makalipad kasi puro negatibo ang dala-dala nito sa buhay mo. Normal lang naman sa isang relasyon na hindi naman talaga perfect. Pero kapag ang relasyon ay mas marami na yung sakit, mas marami na yung mga hindi magagandang nangyayari sa inyong dalawa, iwasan mo na yan. Wala nang positibong impact yan sa buhay mo. Another thing, run away doon sa mga relasyon na mas maraming paiyak ang ginagawa sa'yo. Gives you more sorrow than joy. Gives you more tears than laughter. Run away. Wala nang maidudulot na maganda yan sa buhay mo. Unti-unti mo nang makakalimutan yung identity mo. Unti-unti mo nang makakalimutan na malakas ka palang tao. Poison na yan sa pagkatao mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, wag na wag kang magstay sa relasyon na kahit na mahal mo itong tao na to. The person makes you unhappy many, many times. Kapag hindi niya na nagagawa, paramihan ng mga pakiusap mo sa kanya, hindi mo na mamamanage ng tama yan. Ikaw lang ng ikaw ang mag-a-adjust dyan. Kapag nakikita mo na na ang relasyon nyo, madami ng bad signs, madami ng red flags, hindi mo na siya ma-work out, huwag mo nang subukan pang i-manage ng i-manage yan. Kasi ikaw ang mapapagod, ikaw ang mauubos. Don't be hard on yourself and stop hurting yourself. Another thing, kapag yung partner mo ay napakahirap mahalin,
struggle ka na na mahalin siya. Struggle ka na sa dami ng adjustment na ginagawa mo. Kapag nagmamahal tayo, normal na nag-a-adjust tayo. Kasi it's a two-way street. Give and take. Pero kung mas matimbang na yung struggle na nararanasan mo para lang ma-handle mo siya. Kung may oras ka pa, run away from it. Ilang taon ka na nag-a-adjust, wala namang nababago. Puro na lang ikaw yung nag-a-adjust para sa kanya. Nasaan ka sa relasyon? Another thing, ito, very important to. Kapag ang relasyon na to ay lumalayo ka na sa Panginoon, avoid any relationship that keep you far away from God. I believe na ang pagsasama ng isang matibay na couple, dapat ang sentro dyan ay ang nasa taas. Kapag pareho kayong may paniniwala sa Panginoon, pareho kayong natatakot sa salita ng Panginoon, magiging matagumpay talaga yung relasyon nyo. Yes, darating ang mga pagsubok, ang ups and downs, mga struggle, pero palagi niyong mapagtatagumpayan yan kapag nasa gitna yung belief ninyo sa taas. One, ito very important din ito, yung relasyon na nire-restrict niya yung rights mo. Parang pakaramdam mo, siya dapat yung palaging tama. Siya dapat yung nakakaalam ng lahat. Siya dapat may karapatan ng lahat. Ikinukulong ka niya o nire-restrict niya yung karapatan mo doon sa relasyon niyo. Lang anumang relasyon yung dapat na makakapag-restrict o makakapigil sa karapatan mo. Ano na yung mga naranasan mo dito sa mga napag-usapan natin? Comment down below. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapag bigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!